Wait lang ah. Wait lang po. Hello, sound check. Yan. Bali, tingnan natin yung ITSI. So, hindi ako fan nito. Hindi ako fan ng ITSI. Ako po ay once. Pero tingnan natin yung ITSI. Hindi ko pa kasi sila kilala eh. Ryujin, Yeji, Yuna, Lia, Chaeryeong. Okay. Ayan. May mga narinig na ako dito. Kasi yung kapatid ko ay ITZY. Fan siya ng ITZY. Hindi ko lang alam kung alin dito yung napatugtog niya na narinig ko na. Pero ano siya? Maganda naman yung ano niya, yung mga concepts niya na nung narinig ko, hindi naman siya puro dark chords. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin. Magsi-CSS tayo ngayon, no? CSS. So tapos na tayo sa HTML. So, ito yung HTML. Ma-visit nyo itong w3schools.com at nandito yung HTML. So, sa HTML, pwede nyong mapuntahan yan. Yan, parang notepad lang yan, and then ano yung lumalabas sa website. Ito yung makikita nyo dito. Hindi nyo na kailangan na i-open pa yung browser na sinave nyong file. Para lang i-refresh pa dito, i-click nyo lang itong run. For example, palitan natin itong heading ng this is an ITZY fan. So, run natin. Okay. So, yun. ITZY fan. So, ganun lang siya kadali, no?
CSS na tayo ngayon. Pag may questions nga pala kayo, i-comment nyo na lang. Itong CSS, pupunta na tayo dito. Kung hindi nyo pa napanood yung mga videos ko nung una, dapat panoorin nyo mula umpisa, or kung meron kayong background sa HTML, edi tingnan nyo lang kung hanggang saan yung mga nalagpasan or hindi nyo pa alam na HTML, mag-review muna kayo, and then saka tayo mag-CSS. Pero, suppose alam nyo na yung HTML, yung mga basic lang ng HTML, kagaya nitong mga to, pwede na tayo mag-proceed sa CSS. So, sige, tingnan natin tong meron sa W3 Schools, kung ano ang meron sila. Okay? Hindi to sa akin, ha. Ito ay sa W3Schools.com. Okay? So, kung makikita nyo, meron ditong head, as meron ding head. Pero ang merong bago ngayon na style. So, HTML tag din siya, itong style. Dito nyo ilalagay yung CSS nyo. So, ito yung CSS. Medyo weird tingnan kung sa simula pa lang, kung simula nyo pa lang ito nakita, medyo hindi nyo, huwag mo kayong matakot kung hindi nyo ito maintindihan. Ang importante dito ay meron naman kayong pinapakinggan na guide, kagaya ng w3schools.com. So hindi ako taga W3Schools, ha. Ako lang yung tagapagsalita at nagre-review din tayo ng W3 Schools as well as Etsy. Tingnan nga natin mga pictures nila. Yun, oh. So yan ang gagawin natin ngayon, ng gagawan natin ng website ngayong CSS tutorials natin. Next time gawan natin yung Twice, kasi fan ako ng Twice, although nasimulan ko na yung Twice nung una. May nagawa na akong ganun, so hindi dapat magselos yung mga kapwa ko Twice, mga once. So sige, so paano ba to ginagawa, itong example na to, itong example na to ng W3 Schools ay simple lang. Kung naaalala nyo tong HTML, nag-close siya dun sa dulo ng HTML. Tapos yung head, nagtapos siya sa head, tapos meron ding body, tapos nagtapos sa body. Diba? Imagine na lang natin kung wala itong style. Ganyan ang itsura niya. Parang HTML lang din, diba? Ngayon, balik natin yung style. Ano ang itsura ng style? So, ganito lang siya, yan. Then, sa loob nito, dito nyo ilalagay yung codes natin ng CSS. So, paano ba ginagawa tong CSS? So, for example, ang ginawa niya dito ay meron siyang blue background, black text, white text, tas nasa gitna, nakikita naman natin, no? Kung wala yung style na yun, pag nirun natin to, boom! Yun ang ating makikita. Diba, kadalasan sa mga HTML na ginawa natin nung una, puro ganito lang naman ang mga itsura. Pero ngayon, pwede na siya magkaroon ng design gamit yung CSS. So, for example, lagyan natin ng background itong buong page na to. So, paano yun mangyayari? So, itong body, kailangan tawagin natin siya dito. Body. Okay? Tapos, gusto nating sabihin sa body na to na mangyayari sa kanya yung effects
gusto nating sabihin sa body na to na magkaroon ka ng background na blue. So, paano yung mangyayari? Ang isang selector na kagaya nito, kinakailangan meron siyang dalagyan ng properties. Paano yun natin nalagyan ng properties? So, kailangan meron tayong brace. Yan, ganyan. Sa loob nitong brace na to, dito natin ilalagay yung mga properties ng body. Dito natin isusulat yung magkaroon ng background na blue dito sa page na to. So, okay? Nagigets ba natin yun? So, parang ganito lang yan. Parang ginawa natin dito, nung nag-HTML pa tayo, body, tapos sa loob ng body na to, gusto natin may mga nakasulat na ganito. So, nasaan yun? Nasa loob siya ng body na to. So, nasasakop siya ng body na to, mula itong starting body hanggang closing body. Okay? Sa case na to, itong CSS, hindi siya ganun, okay? Hindi tayo gagawa ng body, tapos i-close natin siya ng body. Tapos dito sa gitna, ilalagay natin yung magkaroon ng blue background. Hindi ganun, okay? So, paano natin i-enclose or sasakupin yung property natin kagaya ng ginagawa natin sa HTML na parang sinasakop natin yung gusto nating ipakita sa body. So, paano natin gagawin yon? Dapat ganito, yung brace ang gagamitin. So, sa loob nito, doon natin ilalagay yung property na blue background, and i-consider natin na itong dalawang brace na to, ito yung body. Okay? Ito yun. Sinimulan lang nating isulat yung body, and then paano siya mangyayari na magkaroon ng or parang kagaya nito na may sinasakop. Ito yung pansakop natin. Yan, itong braces na to. Dito natin sa loob ilalagay. Okay? Ang hirap pala nito i-explain. Hindi natin gagawin yung ganito ah, yung bading ganyan ah. Para lang maipasok sa loob, okay? So, matik na yon. Alam na ng computer yon na pag sinulat nating body, ganyan, yung kasunod na brace niyan, sa loob nun, gagawin niya na yung property para dito. Okay? And then, paano natin i-end tong opening na to? Eto, ganito lang yan. So, tandaan nyo ah, ang opening ay ganito, and then, ang closing ay ganito. Yan. So, ganun siya nag-work. So, sa loob nito, try nating maglagay ng background na blue. Oops, medyo maliwanag yung blue niya. Yan. So, anong ginawa ko dito? Sabi ko, 'di ba, magkakaroon siya ng property na background. So, ang ginawa natin dito ay i-define natin yung background. Ang value niya ay cyan. Pwede natin gawing red. Okay? So, ang ibig sabihin nitong nasa gitna na colon ay para siyang equal sign. Okay? Yan, equals. So, background equals cyan. Pwede rin nating sabihin background color. Yan. So, working pa rin siya. Background color. Pwedeng background lang or background color. Yun. Ganun siya mag-work. Ngayon, para maging malinis itong ating codes,
i-enter natin. Yan, i-enter natin. Tapos ito, medyo ilayo natin. Okay lang yon, napag-aralan na natin na yung mga spacing na to ay wala lang yan sa mga ganitong markup programs. Gagana pa rin siya, okay? Kaya kahit i-space-space natin yan, okay lang yon. Naalala nyo ba yung BRBR? Kahit iganto-ganto natin, walang mangyayari sa kanya. Pero kung gusto natin ng ganyang kataas yung layo niya dito, kung naaalala nyo, dapat lagyan natin siya ng BRBRBR. Yun. So, sa maraming cases, yung mga ganyang spacing, hindi naman siya pinapansin. Pero para mas mabasa lang natin ng maayos, ginaganto natin siya. Yung mga nagsi-CSS, ginaganto nila. Pag pinress ko yung tab, yan, ganyan siya kalayo. So, isang press lang ng tab, medyo maayos na siya tingnan. Kasi pagka ganito lang, dikit-dikit na siya. Paano pag meron pa tayong susunod na property? For example, color red. Nakita niyo yun? May naging effect. Pero, sa totoo lang, medyo mahirap na itong basahin, lalo na pagka sobrang dami ng mga codes. Tapos sunod-sunod. So, para mas maayos siya, ang ginagawa ng mga nagsi-CSS ay ginagawa nila ang ganito. Yan. Ito yung unang property, pangalawang property, and then, yun, gumagana pa rin siya. Ano nga pala ito? Ito ay semicolon. Kumbaga, tuldok. Or, comma. Ganun. So, itong tuldok na to, or comma, parang sinasabi niya lang na huminto ka na dito. Parang sa mga normal na sentence, di ba? So, hindi sila naglagay ng totoong tuldok kasi pwede ang gamitin sa mga numbers like 0.5, di ba? So, ganito magtuldok sa programming kadalasan. Dapat lagyan natin ng semicolon sa huli para sabihin na etong line na to ay nagtatapos na dito. Okay? Paano kung ang merong na-invento yung scientist na color na ganito kahaba? Ganito kahaba yung pangalan. So, di ba? Lumagpas na siya dito, di ba? So, hindi naman dito mag-e-end yung line, di ba? Mag-e-end yung line dito pa rin sa kung saan mo sinabi itong mismong semicolon. Pero walang ganitong color. Yan, invento lang natin yan. Walang ganong color. So, yan. So far, nagigets naman natin. Palitan natin yung color ng white. Yan. Or black. Ano kaya maganda? Gray. Etong color ay gumagana ito sa text. Okay? Tapos yung background color gumagana sa, syempre, background. Pero, hindi ko lang alam kung may text color. Try natin. So, yun, walang text color, okay? Hindi yun gagana. So, para sa text color, color lang. Yan. Okay. I hope nagagets natin yan, ha. So, itong mga properties na ito ay gumagana para lang sa body. Okay? So, kung sino man yung nasa loob ng body na to, dun lang yun gagana. Ngayon, paano kung halimbawa, gusto kong etong nasa taas na to, gusto ko yellow. So,
kailangan itong H1 na to ay maging yellow yung text niya. So simple lang, yung ginawa natin sa body, gagawin din natin sa H1. I-copy natin to. Tapos sa baba nitong body, i-paste na natin yung H1. And then, dalawang braces. Sa loob nito, doon natin ilalagay yon. So kung baka itanong nyo, bakit hindi na lang kaya ginawa ng CSS na ganito na lang sana? H1, then H1, then sa loob nito, ilalagay ko yung color na yellow. Kagaya ng pinag-uusapan natin kanina, bakit kailangan na yung H1 niya ay, ba't kailangan yung H1 niya ay ganito? Kasi etong H1 na to, ito yung, kasi yung ganitong ano, paraan ng pagsusulat nila, ang tawag kasi dito ay syntax. So ganito sila magsulat. Feeling nila mas mapapadali yung pagsusulat nila, kasi mas mahaba nga naman kung lalagyan mo pa ng H1 dito ng nakaganyan. Mas madali kung ganito na lang ang paraan ng pagsasakop dun sa properties. Color yellow tuldok or semicolon. So yun. So palitan na natin yung background, gawin na natin black. Yan. My first CSS example. So palitan natin to ng itsya or not shy. Yun. So itong susunod naman ay P. Palitan natin to ng white. So alam na natin kung paano yung gagawin. Itong dito sa baba nito, P. Opening and then closing. Hindi ba maguguluhan yung body pagka nakasunod tong H1 dito? Hindi, kasi naka-close na siya dito eh. Ito na yung pinakang ending niya, 'di ba? So, yung susunod na line dito or text, parang ganito. Alam na ng computer na bago na 'to, bagong selector na 'to. Sineselect nito yung H1 para gawin kung ano yung nasa loob niya. Property. Edi hindi na siya makakagulo dito sa body sa taas. So ganun siya nag-work. Ngayon dito sa P, gawin natin color white. Yan. This is a paragraph. Ano bang fonts ng Etsy? Midsy? Yung bang tawag sa mga fans? Okay. Hindi ko talaga alam eh. Okay, kumuha na lang tayo ng sample text dito. Yan. So, sample text lang naman to. Hindi ako sure kung Midsy talaga yung pangalan ng mga fans ng Etsy. Pero i-run na natin to. Yan. Okay. Ngayon, etong H1, try naman natin lagyan ng background. Alam niyo naman yun, di ba, kung paano gawin. So, sa baba nito, lagyan natin ng background na red. Yun. Tapos, lagyan natin siya ng, kung gusto nating i-center itong not shy dito sa pinakang gitna, pwede natin yung gawin dito. Alam ko, nagawa na natin to sa HTML eh. Pagka ginawa nating center,
Tapos, ang nasasakop ng center na ito, yan. So, pwede siyang ma-center gamit itong HTML tags. Pero sa CSS, pwede rin siyang gamitan ng property na makakapagpa-center dito sa gitna. So, anong gagamitin natin? Try natin yung text align center. Try nating burahin ulit para makita natin. O, yun, di ba? So, nakita nyo naman, nag-effect. So, text align equals center. Color equals yellow. Background equals red. Alisin na natin yung red. Yan. So, alam nyo naman na itong para ma-center natin itong text na to, gagamitin lang natin yung text align center ulit dito sa loob ng P. Text align center. Yun. Ngayon, etong font niya hindi na kasi mabasa. Pwede natin siyang palitan ng Arial kung kaya. So, paano papalitan ng font? Font family equals Arial. So, yun. Naging hindi na siya ganito. Siya ay Arial na. Siguro ano to? Times New Roman? Tingnan lang natin na font family equals Times New Roman. So yun, Times New Roman nga siya. Pag ginawa natin siyang Arial, okay, nakita nyo naman. So buray na natin, automatic palang Times New Roman to eh. Ngayon, lagyan natin ng background itong paragraph na to. Anong gusto nating background? Try natin orange. Kung ano itsura niya. Yun. Okay, hindi siya maganda sa mata. Ngayon, paano mangyayari na itong buong ito, gusto sana natin yung hanggang dito lang. Dito nagsisimula, tapos dito nagtatapos. Diba? Isang ano lang siya dito. So, pag sumobra yung text, sa baba na lang. Basta dito siya magsisimula, dito siya magtatapos. Pwede natin gamitan tong P ng width. May width na pwede natin gamitin. For example, width equals 500px. Yun. Yun pala yung 500px. Try natin lagyan ng background para makita natin. Background equals to red. Tatanggalin din natin yung background na yan. So, pag wala pala yung width na yon, parang naka 100% siya. Pero, pag meron siyang 500px, yun. Paano pag 200px lang? Yun. Kaso, dapat nasa gitna siya. So, try nating i-center yung P. Yun, na-center natin, di ba? So, ayusin lang natin dito kasi medyo magulo siya. Yan. So, kung mapapansin natin, meron ditong maraming ng space. Okay lang yon, hindi yon mapapansin dito. Kagaya nga nung pinag-aaralan natin, wala yon.
Wala yun masyado. O, di ba? Wala. For example lang ah, for example lang, gusto natin talaga ng mahabang-mahabang space dito. Anong pwede natin gamitin? Medyo advanced na tong pwedeng gamitin. Ito ang NBSP Tuldok. Talagyan nyo lang ng ampersand itong end or ampersand tapos NBSP Tuldok. Ibig sabihin yan, space. Tapos, pag sinave na natin, may makita kayong space dito. So, gumagana siya. ang kailangan lang natin gawin ay copy-paste lang yun. Tapos, yun. Copy-paste, copy-paste, copy-paste. And then, meron na siyang space. Pero, pag-aralan natin yan next time. Di pa natin kailangan. Okay? Ang importante ngayon ay yung ma-designan natin siya. So, alisin na natin yung background na red. Sorry, minamalat na ako. So, yan. Medyo maliit siya masyado. Gawin nating 300. Yon. 320. Ngayon, gusto ko medyo nakababa lahat 'to dito. Kahit pag sa gitnang gitna, gusto ko sana medyo konting baba. So paano natin gagawin 'yon? Dito sa pinakan taas, pwede nating lagyan 'to ng margin top. Yung margin top na 'yon ay magbibigay ng margin sa taas. So, once na meron na siyang margin dito, para niya na rin tinutulak yung sarili niya. Okay? So, try natin yun. Margin top 10px. Parang hinila niya. So, gawin natin 100px. Ayun. So, try nating 90. Masyado nang mataas eh. Okay na yan. 70. Ayun. Ngayon, medyo maliit tong not shy. Pwede natin tong palakihan ng font. Gusto nating mas malaki. So, pwede natin gamitin yung font size 100px. For example lang to ah. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero check natin. Yun. Laki. Not shy. Pero sobrang okay niya. Sobrang okay niya para sa akin. And eto naman, lakihan din natin yung text nito. So magdagdag lang tayo dito ng font size. Oo nga pala. Pwede nyong ilagay itong mga font size nyo, itong mga properties, pwedeng hindi siya magkakasunod na ganyan, pwedeng dito natin sa gitna yung lagay yung font size. Diba? Para magkasunod sila nitong font family. So, try natin font size 50px. Laki masyado. 20px. Medyo lumaki na siya. Nice. Okay, gawin natin 27. Yan. Okay, ayoko. Gawin natin 20 na lang. Kulit eh. Tapos, etong mga line niya, magkakalapit sa isa't isa, pwede natin lagyan ng medyo spacing sa pagitan ng bawat line. So, paano natin gagawin yon? Meron tayong line height na tinatawag. Itong line height ay magde-define or parang magbibigay ng space dito sa pagitan ng mga line. For example, ginawa nating 30px itong line height. So, yun. So, paano yung nangyayari?
ang line height ay yung height ng bawat line. Diba? Literal lang. So, ito yung line height. Kung nakikita nyo tong buong blue na to, ayan. Ganun siya, okay? Kung ginawa natin tong 10, tingnan natin kung ano yung tsura niya. So, yun. Maliit na lang siya. Pagka naman 20 line height, na kasing same lang nitong font size. So, yun. Parang kapantay niya lang yung font size nito. Etong line height. Pero kung gagawin natin, for example, 50 lang, sample lang. Diba? Sobrang laki. Kaya magbibigay siya ng spacing dito na 50. And then, meron talagang sosobra dito na parang tinutulak niya yung mga text papataas. Ganun. Ayaw madikit sa kanya. So, yun. Na-apply din pala dito yung social distancing. Okay, balik na natin sa 30. And siguro lakihan natin yung width niya. Pwede pala tayong gumamit dito ng percent, okay? Hindi lang px. For example, 100%. Okay, yan, 100%. Tapos, pagka 50%, yun. Yung width nito, pag hinati natin sa 50%, ganun yun. Pero ba't siya nasa gitna? Kasi nga, meron tayong center-center. Yan. Tapos, gawin nating siguro 70%. Yun. Mas maganda. Ngayon, gusto ko sana mas malapit ito dito. Kasi medyo malayo na siya eh. Sobrang ano na siya. Social distancing. So, paano ba natin gagawin yun? Try natin yung margin top. Margin top equals to 0px. Etong px, kailangan ilagay natin, hindi basta 0 lang, dapat may px or percent. Para malaman ng computer kung ano ba yung pang metro mo na ginagamit. Kasi, diba, parang sa atin, ilang kilo, diba, ilang milligram, or ilang inch, ilang meter, ilang kilometer, hindi basta nagbibigay lang tayo ng number. So, itong px, kung ilan yung tuldok na nakikita natin dito, na hindi naman natin makikita, ba't ka ba ito sinasabi? So, ayun, kung ilan yung pwede natin makita ang tuldok dito, pag nilapit natin yung mata sa screen, huwag nyo nang gawin. So, ayun, yun yung mga px, possible px na pwede nyo makita. Hindi ako sure dun, ah. Pero kasi ganun yun eh. Pagka, depende kasi sa screen, kung ano yung ilalabas ng screen na resolution, nagdi-depends pa rin dun yung pixels. So yun, kung hindi nyo nagigets yung sinasabi ko, okay lang yun. Basta ang importante ay alam nyo na meron tayong mga sukatan, dapat ginagamit natin itong px. And ito yung pinaka-basic px, okay? Kagaya nyan, line height 30px. Huwag nyo na lang kalimutan, font size 20px, font size 100px, and then, meron tayong natutunan na 70%, yun. Yung width nitong mismong page na to, kung ano yung 100% nya, kukunin natin yung 70% nun. So, ito yung 70% nun. Okay. Ngayon, paano natin siya iaangat dito? Palagay ko meron tong margin bottom eh, na tumutulak dito. Try lang natin yung margin bottom.
margin bottom 0px. Yun. Ano kaya yung margin bottom na yun? Sigurado meron yung margin bottom eh. Hindi lang natin nakikita. Kasi itong H1 na to ay ginawa na ng HTML ay ng mga nag-program nito na itong H1 ay meron na siyang sariling property na margin bottom. Siguro mga 50px yon, mga ganun. Try nga natin. O parang mga ganun. 50px. Pero since ginawa natin siyang 0px na lang, ngayon, paano natin ma-check? Kunwari, inalis natin. Yan, paano natin malalaman na meron siyang margin? Sa keyboard ninyo, pwede nyong i-click yung F12. Or kung hindi nyo makiklik yon, pwede nyong i-right-click. Dito, right-click nyo lang, tapos click nyo tong inspect. And then, makikita nyo na dito na meron siyang mga napakadaming codes. So, dito sa codes na to, makikita ko dito na nakatingin siya dito sa, nakafocus siya sa not shy. Okay? Then, sa baba nito, makakakita kayo ng CSS. Kita nyo ba itong mga CSS na to? Yan. Itong mga CSS na to, yan ang nagde-define. Yan ay properties nitong H1. Okay? Ito yung mga sinulat natin. Itong yellow, pag in-uncheck natin, mawawala yung effect niya. Kikita nyo ba? Text align center, pag inalis natin, margin top, font size, and then, sa baba nito, makikita nyo may nakalagay na user agent. Ibig sabihin, ito yung mga, kumbaga, default na CSS niya. Makikita natin na meron siya talagang margin. Ayan, no? Margin. 0.67 em. Try nga natin yan. 0.67 em. So, pag tinry natin dito yung 0.67 em. So, yun. Ganun pala siya nagwo-work. Try nating 0.1 em. So, ang ginamit pala nung gumawa ng CSS ng H1, ang ginamit niya pala ay em. Hindi px. Hindi rin percent. So, em ang ginamit niya. 0.67 em. So, pagka nawala na kayo dito, hindi nyo na nakita yung not shy dito, i-click nyo lang to, itong nasa taas, meron ditong arrow na may box. Yung arrow na katuro sa box, click nyo yun. Tapos, ituro nyo tong not shy. Yan. Pag naturo nyo na yun, pwede na tayong bumalik dito at makikita nyo na yung mga properties. So, yun. 0.67, 0.67 em, yun ang nilagay nung gumawa. So, ang gusto lang naman nating gawin ay bawasan yung margin bottom. Diba? So, yung margin bottom niya, actually, yung ginamit niya dito, margin black end. Yan. Pero tayo, margin bottom gagamitin natin since yun ang basic. 67 em. So yun, meron na tayong 0.67 em. Kiklik ko lang ulit ito ah, para bumalik tayo dito. Kasi nawawala eh. So ngayon, ang gagawin natin ay paikliin natin to, gawin nating try lang natin, 1 em, 0.1 em. Yun.
Pwede naman pala yun. Nawala ulit siya. Yan, not shy. Okay. So, yan. Meron na tayong 0.67 EM margin top. Tapos, margin bottom ay 0.1 EM. Actually, hindi na natin to kailangan eh. Kasi nakasulat na to dito eh, diba? Sa margin top niya. Itong margin black start ay halos katulad lang ng margin top. 0.67. So, try nating burayin kung anong mangyayari. O, diba? Wala nangyari. Sabihin, yun na kasi yun. Yung default niya, 0.67. So, hindi natin kailangan yun. Ito lang yung kailangan natin baguhin. Margin bottom. So, I hope nagigets nyo na kung paano nag-work tong CSS. Itong body, H1, P1. Okay? So, ngayon, try naman nating dagdagan yung mga properties na alam natin. Try nating maglagay ng ibang properties. Para alisin tong nasa gilid, i-X nyo lang to. Pwede nyo ring pindutin yung F12 na kung napindut nyo kanina yung F12. Yan. Tapos, etong spacing dito, pwede natin itong burahin para mas maikli yung codes natin. Ngayon, ba't hindi natin binubura itong mga spacing na to? Kasi magdidikit-dikit yung mga text na to eh. So, mas maganda kung medyo malayo sila sa isa't isa. Yan, katulad yan. Kita natin na itong body, nasasakop niya to. H1, ito. Pwede rin natin gawing ganito. Yan, ganyan. Okay lang yan. Etong center. Yan. Pwede natin gawing ganito. Bakit tong P and P hindi natin ginawa? Gawin natin ngayon. Yan. Tapos etong P. Yan. Okay. Ngayon, try nating lagyan ng background. Okay? Lalagyan natin 'to ng background itong. So, ang ilalagay natin background, syempre Etsy. So, hanap tayo ng image na malinaw ng Etsy. Ano ba maganda? Not shy. Fans pala 'to, eh, sorry. Yan. To. So pagka nagpunta tayo sa Google, tapos tinype natin yung ganito, tapos may napili na tayo. Pero make sure nyo na itong tools, maklik nyo itong tools. Tapos dito sa large, I mean any size. Kasi any size kasi yon. Yan, tong size. Click nyo tong large. Para malaki yung picture na makukuha nyo. So, lahat to, mga large na to. So, halimbawa, kinlik na natin to. Yan. Pag lumabas to, i-right click nyo lang. Tapos, open image in new tab. Pag na-click nyo na yon, lalabas to. Sa bagong tab. Tapos, pwede nyong i-download, save image as, or eto, copy nyo na lang tong link na to. Pag kinopy nyo tong link, copy nyo yan. Then, balik tayo sa editor. Ilalagay natin siya as background image. So, sa background image, hindi natin siya itatype ng ganito. Dapat meron siyang double quote na ganyan. Okay?
Pero hindi pa yon. Dapat meron siyang dalawang parenthesis. I mean, may parenthesis dapat siya sa loob nito. Ilalagay natin yung double quote, tapos sa loob ng double quote lalagay na natin yung link. Okay? Tapos sa dulo, syempre, yung semicolon. Pero bago nyo iwan to, magdadagdag tayo dito sa unahan ng nagde-define sa dalawang parenthesis na to. Okay? Kasi parang ganito, itong body, I mean, anong nagde-define? Sinong may-ari nitong dalawang braces na to? Itong body, yun ang nagde-define sa kanya. Kaya ang ibig sabihin ng dalawang braces na to ay body. Ito naman, itong braces na to, ano ibig sabihin yan? H1 yan. Paano ko nasabing H1 yan? Kasi ito, nandito sa unahan niya. Okay? Ano naman ang braces nitong isang to? P. Paano ko nasabi? Kasi nandito siya sa unahan nitong braces na to. So, ganun din dito. Sa parenthesis na to, dinefine niya itong URL na to. Ito yung URL nung ano natin, or address. Yan ang address nitong picture na to, or URL. Pag kinapin nyo to, di ba kinapin natin to kanina? Tapos try natin i-paste ulit sa ibang tab. O, di ba? Pwede nyo rin tong i-paste sa Facebook. Ah, hindi pala pwede. Pag pinaste nyo pala to sa Facebook, parang mag-error yata siya. So, hindi pala ito pwede i-paste sa Facebook. Yung ibang website pwede, pero ito parang mga pag-picture hindi pwede. Ewan ko lang, try nyo lang din. Balik tayo dito. So, itong URL na to, ipinaste na natin dito na mayroon siyang double quote na nakakasakop sa kanya. Meaning, nung double quote na yon ay string siya. String, ibig sabihin nung ang ibig kong sabihin doon ay sulat siya. Sulat or text. Kasi pag inalis natin tong double quote na to, try nating alisin na. Nakita nyo, may nagbago yung kulay. Ibig sabihin hindi na siya text kung basahin nitong program na CSS. Okay? Pwedeng PX to. PX pala to. Halimbawa, ganyan, PX. Hindi natin alam. Pero, para makasure tayo, no? Lagyan natin siya ng double quote para masabi natin etong lahat ng ito ay simpleng text lang, okay? Simpleng URL lang. So, ano ang ilalagay natin sa harapan ng dalawang parenthesis na to, syempre, URL. URL, yan. So, yan. Diyan na po nagtatapos ang background image. So, try nating i-run. Yun. Okay. So, yun, nakita naman natin na nag-effect yung ating background image. Pag wala siyang URL, try lang natin alisin na. So, walang mangyayari sa kanya. Kailangan ilagay natin yung URL. Ngayon, kanina, sinabi ko, di ba, pwedeng background to. Tapos pwede ring background color. Pagka ang isang property meron ng background, medyo dapat maingat tayo sa paggamit ng kung background or background color. Kasi, for example, ginamit natin dito background color, black, tas background image, tapos wala pala to. Ginawa natin ganito in the future,
pwedeng may may masira sa ating ginagawa na program. For example, background image is black. Color pala, sorry. Halimbawa, nauna tong background image, tapos naihuli natin tong black. Andito siya sa ilalim. Tapos, wala yung color. Ganyan ang mangyayari sa kanya. Bakit? Kanina naman, nung nandito siya sa taas, okay naman siya. Pero nung nandito na siya sa baba, hindi na siya gumagana. Bakit? So, balik muna natin ng sa lahat-lahat, ha. Ang ibig sabihin ng background ay yung overall background na pwede niyang basahin. Yung pwede niyang malaman. Halimbawa, pwedeng background image or background color. Bahala ka na kung anong gusto mong isulat sa part na to. Pwedeng URL, tapos yung link na gusto mo dito. Sorry. Anong link ang gusto mo dito? Link to picture. Ngayon, ikaw na bahala magsulat dito sa part na to kung ano ba yung value nitong property na to. Basta background yan, halimbawa, nilagay mo dito ay red. Alam niya na na ito ay background color. Okay? Hindi mo na kailangan sabihin background color. Matik na yon, alam niya na yon. Ngayon, paano pag ang sinulat mo ay yung URL, etc., etc.? Siyempre, hindi niya sasabihin background color yan. Ang para sa kanya, automatic na yan, background image yan. So, mas shortcut tong background na to, okay? Mas kinikilala to ng, parang mas ano siya, mas marami siyang nagagawa. Pero, pag may ganito, background image, tapos meron ka pang background color, medyo dapat aware na tayo kung ano yung dapat nating gamitin. Kasi ang CSS ang kadalasan mga program naman talaga nagbabasa mula top to bottom. Ito, wag nating kalimutan 'to, ha. Pag nagbasa ang program mula top hanggang bottom. Hindi mula bottom pataas. So parang tayo, nagbabasa tayo, body, background color, color red, background image. Ibig sabihin, ang nauna, background color black, color red, background image. Ano na huli? Background image. Ngayon, kung ano yung huli niyang nabasa, yun ang ginagawa niya. Kahit may matakpan siya sa taas, halimbawa, nandito na ako sa baba, may nagawa akong ikasisira nung nasa taas, wala na akong magagawa doon. Kung ako yung computer, kunwari lang ako yung computer, sinulat ko, background color black, naging black siya, tapos color red, okay, naging red to, tapos background image, ito, so natakpan na yung black. Ngayon, ba't hindi to red? Kasi bandang baba pa dito, nabasa niya rin tong H1. Tapos color yellow. E di naging yellow na siya. Okay? O sige, tanggalin natin tong yellow. O diba red? Ito yung nababasa niya kasi. So kung sino yung huli, siya yung binabasa. Siya yung mas nananaig. No? Gets natin yun, ha? So, halimbawa, hindi natin namalayan sa sobrang dami ng properties. Dito sa baba, kunwari, nilagay natin background
Black. Wala na siya. Kasi ang huling nanaig, yung background black. Oo nga pala, kung nakita nyo, ba't gumana yun? Kahit wala yung semicolon, gumagana pa rin siya. Kasi hindi niya na kailangan ng semicolon or tuldok para tuldukan kasi wala naman siyang kasunod dito sa baba. Kaya okay lang kahit wala na. Pero kung meron siyang kasunod dito, halimbawa with 100px, kita niyo yung kulay niya. Hindi siya red. Ibig sabihin, may mali dito, dapat red eh. So kung nalagay natin ng semicolon, dun lang siya tatama. Ibig sabihin, may kasunod pa siya. So okay lang, basta kung last line na siya, okay lang kung lagyan nyo ng ganito or hindi. Okay lang. Balik tayo. Itong black, napatungan niya na itong background image. Kasi para mo na rin sinabing meron ka ditong background color. Pero at the same time, 'di ba ang background ay background image? Background color din kahit ano binabasa niya. So itong background na to, tatanggalin niya yung lahat ng nasa kanya and ang matitira sa kanya ay yung black. Para mo na rin sinabing walang laman yung background image. Pero may laman yung background color, which is black. So, yun na. May black na siya. So, mas maganda kung nakahuli to. Itong background image. So, yun. Paano pagka itong background color ang inihuli natin dito? Hindi siya mag-e-effect. Bakit? Kasi hindi naman niya nagalaw yung background image eh. Pero pagka inalis natin tong background color, etong word na background, 'di ba? Alam natin na sa loob nitong property na to, para na rin siyang background image, background color at the same time. Okay? Matik nga lang sa kanya kung ano ba yung isusulat mo. Halimbawa, color ang sinulat mo, eh, alam niya na hindi yun image, kaya walang image. Kunwari, URL naman ang sinulat mo dito, walang color. So, siya na bahala dun. So, sana nagigits niyo yun, no? So, try natin background black. So, yun, wala na. Pero try natin na eto, etong value na to, copy natin. Tapos ipipaste natin dito. O, di ba? Bumalik na siya. Kahit burahin na natin itong background image. Yun. Okay pa rin siya. So, yun. Mukhang okay naman tayo, no? Nagigets naman natin. Ngayon, bakit mayroong doble? Ba't na doble itong picture? Eh, isa lang naman to. At saka ba't naputol siya? Ano bang pangalan niya? Si Yeji. Si Yeji pala yung naputol. So, sorry Yeji. So, kailangan mabalik natin yung naputol nating member ng ITZY. Balik natin si Yeji. So, paano yun? Maglagay tayo ng background size. So, itong background size ay sasabihin lang natin dito kung anong size ng background natin. Try lang natin ha. Hindi ko alam kung anong mangyari. Pero, try natin 100%. Kasi, di ba kanina, parang ang alam natin ay ang 100% mula dito hanggang dito sa parang buong page. So, yun.
Umalik na siya. Okay, 100% pala yon. So yun, nagdoble siya. And paano bang gagawin natin dito? Paano may stop yung pagdoble niya? Gusto natin isa lang eh. Pwede nating dagdagan dito ng background. Repeat. No repeat. Kung tama ako. Yun, hindi niya na ni-repeat. Okay, may tatry lang ako ah. May inala akong hindi ito gagana pag nauna dito sa background eh. Tama nga ako. So, ito palang background na to. Parang kasama din pala tong mga background size, background repeat. Tama, bumalik nga silang lahat. Parang in-erase niya na lahat, dapat nandito sa background. So yun, ganun ang nangyari sa kanya. Pero siguro para ma-sure na natin na talagang walang papalpak sa codes natin, wag natin gamitin tong background. Okay? Sanayin na natin yung sarili natin na ang ginagamit natin ay background image or background color. Lagi na natin gagawin yun, ha? Background image, background size, background repeat. Although, meron kasing shortcut dyan ang mga background. Pag tinignan natin sa Google, background CSS, i-type nyo. Tapos try natin ito. Makita nyo itong developer.mozilla.org. Mozilla pala. Sorry ah, kung hindi ko alam yung pronunciation. So, makita natin yung mga example nila dito sa background. Ay, hindi na sila gumagamit dito ng background image, background repeat. Pero, kaya nilang gawin tong ganito. Background, no repeat. Parang yung ginagawa natin ngayon na no repeat. Inilagay na nila dito sa harap nito, yung no repeat. So, meron pa silang dinadagdag. Content box, radial gradient. Ito yung laman ng radial gradient niya. Tapos, ano pa meron? URL, tapos meron siyang isa pang URL, meron siyang color, size. Try nga natin gawin yun. Try natin pagsama-samahin lahat ng ito sa loob nito. So, may background tayo dito. Yan. So, itong 100%, try lang natin ilagay dito sa loob. 100%. Tapos, no repeat. No dash repeat. So, embray na natin to. Yun, pwede pala yun. So, pwede naman pala yun. Kaso, parang itong 100% niya, hindi background size ang tinamaan. Dagdagan pa natin 100%. Try lang. Okay. So, yun. Medyo di natin yun. So, for advanced kasi to eh. Kaya, wag na muna natin itong gawin. Medyo nakakalito na to. Background image na lang muna tayo. Tandaan natin yun. Tapos, background repeat. No repeat. At saka, background size. 100%. Ngayon, yung mga developers ng CSS, meron silang ginagamit na ibang background size.
ang tawag nila doon ay cover. Try natin yon, yung cover. Okay. So, ayan, naka-cover na siya. Actually. Pero, hindi lang siya makikita dahil yung body natin ay... Tingnan natin. Background. Red. So, dapat nag-cover na siya. Anyway, dun na muna tayo sa 100%. So, gusto sana natin na ma-cover itong buong body nito. So, pwede natin kasing gawin yon na ang background size niya ay cover. Like, ma-cover niya itong buo. So, check natin kung bakit ayaw gumana. Background cover. So, ito yung ginawa nung... Ito yung ginagawa natin. Background size auto. Background size auto. Oh. Pero cover nga ang gusto natin. Hindi rin siya gumana. So, hanap pa tayong ibang paraan. Background size cover. Yan, ganito sana yung gusto nating ma-achieve. Background size cover. So, ganito niya ginawa. Background size cover. Try nga natin magdagdag ng background attachment. Ah, kailangan pala naka-fixed. So, yung background attachment niya ay fix. Para magawa natin yung background size na cover yung buong page. So, wag na lang natin kalimutan yun. Background attachment, fixed. Ibig sabihin itong background attachment ay pag nag-scroll tayo sa buong page, sila pa rin yung makikita natin. For example, dagdagan natin to ng maraming content. Space. Save natin. Yan, pwede natin scroll, di ba? So, yun. Sila pa rin yung background. So, andun na natin yun. Masyado tayong dumami. Ngayon, naputol na ulit sila. Paano natin sila ibabalik? Merong background position. Background position natin ay center. Yan. Dito naman sa kabila yung naputol. Pagka right. Okay. Mukhang hindi sila magkakasya, no? So, try ulit natin yung center. Mukhang magkakasya na sila. Pwede pala natin itong i-scroll, eh. Yun. Nagkasya na sila. Okay. Lumagpas lang itong text dito. Pero pwede natin itong i-tab. Tab.
Yan. Delete, delete. Tas tab, tab, tab ulit. Tab, tab, tab. So, again, walang namang mangyayari doon. Yan. So, kita na natin silang lahat. Ngayon, gusto ko sana medyo dark sila. So, ito yung isa sa mga ginagawa ko pagka sobrang sipag ko. Gumagawa ako ng isang element na magpapadark dun sa background. Merong mga ibang paraan na ginagawa yung mga designers. Pwedeng yung buong picture i-dark nila or basta yun, marami pang ibang paraan, pero ito yung isang paraan na ginagawa ko para mag-dark ng background image. Kasi halimbawa, isang background image tapos CSS dark darken. Yan. Pagka tinype nyo to sa Google, makikita nyo to. Then marami na silang mga solution para ma-dark nyo yung isang image. Pero since nag-aaral tayo ng CSS, turo ko na rin sa inyo to. So pwede tayong maglagay ng div. Yan. Yung div ay isang HTML element na pwedeng para siyang flexible, marami siyang pwedeng gawin. So div ang madalas ginagamit ng mga developers ng HTML para gumawa ng website. So maraming gumagamit ng div. Gumagamit sila ng H1, gumagamit sila ng P, gumagamit sila ng H2, H3, H4. Gumagamit sila ng IMG, gumagamit din sila ng div. So, ano ba tong div? Try natin magsulat sa loob ng div. Itzy. So, yun. Kung nakita natin, normal na text lang siya na nakulayan ng pula. Dahil meron tayong body color red. Pag inalis natin to, pabalik na siya sa black. So wala naman siya talagang ginagawa. Pag inalis natin tong div, so ganun pa rin siya. Pero since sinabi ko sa inyo na maraming nagagawa tong div, so pakita ko sa inyo kung anong pwede niyang gawin. Pwede niyong sabihin dito na div, tapos magbibigay tayo ng properties dito sa loob ng div, pero sa mga CSS programmers, sa mga gumagawa ng CSS, sa loob ng div na to, kung makikita nyo dito sa first tag, sa loob nito, naglalagay sila ng class. Class equals to anong pangalan ng element na to? Anong gusto nyong ipangalan? Halimbawa, floating itzy. So, ipa-float natin tong itzy papunta dito or dito or dito kung saan natin gusto. So, meron tayong class na floating itzy. Yun ay ito, nandito, sa div na to. So, paano natin magagawa, matatawag to dito? Dapat meron tayong tuldok. .floatingItzy. Yan. Tapos, saka natin ilagay yung braces. Pero bakit hindi na lang div? Bakit? For example, ang color nito ay green. For example lang, ah. Tapos sinave natin. Hindi green na siya, di ba? Ba't hindi na lang div? Halimbawa, naglagay tayo ng color na orange.
Tas wala ito, kunwari. E di orange siya, di ba? Ngayon, since orange siya, kalimbawa, gusto nating gawing orange itong not shy, paano natin yun gagawin nang hindi na tayo magdadagdag ng ganito? Kasi gusto natin yatang ilagay dito sa H1 ng color orange. Pero hindi na natin yun gustong gawin. Kasi mas madali kung hindi natin inuulit-ulit yung mga codes. So, meron tayong floating itsy. Meron tayong class na pwedeng gamitin. Copy nyo lang to, itong floating itsy. Pag nakopy nyo na, pe-paste nyo lang din dito sa H1. So, diba? Hindi siya orange. Pero, kung papalitan natin to ng floating itsy, itong div, copy natin yan. Burahin natin itong div dot floating itsy. O, diba? Gumana na siya. Ibig sabihin, etong CSS na floating itsy, yung class na yan, pwede natin i-apply kahit kanino dito. Pwede rin natin itong i-apply dito sa p. Diba? O, oh, diba? Hindi natin kailangan sabihin dito na P, tapos color orange. Or dagdagan natin H1, tapos color orange. So, alisin na natin sila. So, sample lang naman yun. Hindi naman talaga tayo gagawa ng ganitong text na ano. So, ang gusto nating mangyari ngayon ay background dark or dark background. Yan. So palitan na natin to. Dapat ito ay dark background. Yan. Siyempre ang color niyan ay black. Yan. So, nasa na yun? Nasa na tong dark background na to? Hindi nyo siya makikita kasi wala naman siyang laman. Kung lalagyan natin siya ng laman, for example, mid-C. So, meron na siya ditong text. Tapos may background siyang black. Pag nilagyan natin siya ng color, white, yun, para pala siyang paragraph eh, no? So, parang ganun. Pero kung wala siyang laman, wala siyang itsura. Okay? So, alisin na natin tong color kasi hindi naman tayo talaga maglalagay ng text. Ganito yung gusto nating ma-achieve. Gusto natin maglagay ng height na malaking-malaki, like 500px, tas width na 500px din. So, yun. Kasi, tatakpan natin tong background na to, pero meron siyang opacity para kita yung background. Opacity 0.2. So, wag muna kayong magtaka kung ba't bumaba to. Explain natin yan mamaya. So, opacity 0.8. Yan. Kita nyo naman ha. Kita pa rin yung background. 0.5. So, ano ba itong ginagawa natin? Ano ba itong opacity na to? Itong opacity ay parang percent nung visibility niya. So, kung ang opacity niya ay 0, ay di wala tayong makikita.
Pero kung one, yun, meron. Yung one, ang ibig sabihin ng one ay 100%. So, alam nyo na, 100%. Ganyan ang itsura niya. Pero, kung gusto natin na 50% lang yung visibility niya, parang medyo transparent siya, 0.50%. Yan, ganyan. Halimbawa naman, 40% lang. Sige, gawin natin siyang 60%. Ngayon, paano natin mapapahaba dito? Siyempre, yung kagaya na ginawa natin kanina, width is equals to 100%. Ngayon, anong nangyari? Bakit bumaba tong natchay? Ba't bumaba yung natchay? Kasi, ganun yung ginagawa ng HTML. Pag merong nauna sa kanya na malaking malaki, eh, dapat bigyan siya ng space sa page. Kaya kung sino yung nasa baba niya, eh, dapat talaga bumaba. Pero hindi yun ang gusto nating mangyari. Gusto nating mangyari ay nasa taas pa rin to. Okay? Parang lahat ng nilagay mo dito sa HTML ay nakapila. Eto, nakapila to. Nakapila to, pati ito. So, una to, kaya una siya dito sa taas, pero ang tangkad niya ay, ang height niya ay 500px, kaya ganun siya kalaki. Sumunod yung h1, ito. Sumunod ay itong center, paragraph. So, ganun ang pagkakasunod-sunod niya. Ang dapat nating gawin ay, para ma-achieve natin yung gusto natin mangyari, alisin natin to sa pila. Diba? So, meron kasi sila ditong pila eh. So, parang papalutangin natin siya. Or, parang, pwede na siya kahit saan. Ganon. Basta mawala siya dun sa pila. Pero, layer pa rin siya ng HTML. So, siguro hindi nyo medyo nagigets yung sinasabi ko. Magigets nyo siguro ng konti kung nagpo-Photoshop kayo. Yung layer, ito ay, kunwari nagpo-Photoshop kayo ha. Ito, layer to, na pagkakasunod-sunod. Pag inalis natin to sa layer na to, itong div na to, aangat na tong natchay dito. Pwede nating ilagay itong dark background na to sa likod na layer. Yun. Ngayon, kung hindi naman tayo nagpo-Photoshop, so ganito yan. I-type natin dito sa property yung position equals absolute. Ibig sabihin ng absolute, may iba na yung position niya. Hindi na siya makakapila dito or makakahilera nito. No? Yun. Ganun na magiging itsura niya. So, try natin muna na alisin ito. Gawin natin 0, 0, 0. So, bumalik na siya, okay? Sa normal. Parang wala na rin to. Pero, pag binalik natin siya, yung itsura niya ay ganito. Meaning, nasa ilalim tong dalawang text, tas nasa ibabaw sa harapan, itong nakapatong sa kanya tong black na to. Imagine niyo na lang, no? Halimbawa, itong picture na to ay picture na nilagay natin sa lamesa. Tapos ito namang natchay, naggupit tayo ng natchay sa notebook natin na kulay dilaw, tapos nilagay natin diyan. Tapos sa baba no, naggupit ulit tayo ng sinulat nating white, ganyan. Tapos etong black na to parang dark na salamin na ipinatong natin sa kanilang lahat. So imagine niyo na lang ang itsura nito. 'Di ba? Na-imagine niyo na ba? Nasa ibabaw yung etong black na to. Parang ganun. Ngayon, ang gagawin natin etong natchay at saka itong paragraph na to dapat nasa ibabaw.
So, para mangyari yun, dapat ibaba natin tong etong dark brown, dark background na to ng layer. Parang pagpapalitin natin sila. So, ang pinakamadaling gawin is meron tayong Z index. Gamitin natin yung Z index equals 0. Try natin. Try naman natin negative 1. Yun. So, yung index ay kung saang layer ba siya nabibilang. Kasi ito palang natshy na to ay nasa 0. Or sa pagitan nun. So, pagka naka 0 palang index nito, automatic mapapatungan niya. Pero pag negative 1, parang sinabi na natin na bumaba ka pa. Yun. Ano mas mataas, 0 o negative 1? So, pag 0, yan, mataas siya. Pag 1, pag 2, siyempre, sobrang taas na nitong 2. Pag 3, so, nagigets na natin yun, ha? So, para mas magets pa natin, try natin gumawa ng example na div na pwedeng pumatong sa kanya. So, ang gawin natin, pangalanan natin tong class na temporary lang. Yan, temporary lang. Alisin din natin ito mamaya. So, itong temporary lang dot, yan. Anong ilalagay natin sa kanya? Meron siyang height, kunwari 100px, width 100px, background ay yellow, background color yellow, tapos ang position niya ay absolute. Yan, kung mapapansin nyo, nasa ilalim din siya. Pero kung gagawin natin yung kaninang ginagawa natin na Z index 2, hindi pa rin, nasa ilalim pa rin siya kasi ito ay 3. So, gawin natin tong 4. Kita nyo, nasa ibabaw na siya. 4. So, ganun siya nagwo-work yung Z index. So, temporary lang naman to, kaya i-remove na rin natin. Run. Okay. So, ang gagawin lang naman natin ay ine-negative 1 natin. Paano pag naka-negative 2? Tingnan natin kung ano mangyayari. Bababa pa ba siya ng bababa? Yun. Ibig sabihin, maluwag-luwag pa pala siya. Try natin 99999. So, yun. Pwede natin gawin yun, ha? Pwede din natin gawing 99999 or negative 99999. So, ganun. So, negative 1 lang, sapat na. Ngayon, paano natin maitataas tong block na to dito? At saka, paano natin mafi-fill tong nasa baba? So, ang gagawin lang natin, yung height, try natin i-100%. Tingnan natin kung ano mangyayari. Yun. 100% na siya. Kaso yung taas, paano yun? So, meron tayong property na top. Ang ibig sabihin ng top, hindi to margin top. Ito yung position niya sa dito. Nakikita niyo tong arrow na to? Ito. Yan. Ayan yung position niya dito, top. Etong gawin mo natin siyang red, ha, para makita niyo. Etong position na to, etong kung nakikita niyo tong mouse ko. Ito yung position niya. Ito yung top niya. Pero pag ginawa nating top 0, ibig sabihin nun, dito siya pupunta. Sa kahilera nito. Try natin top 0.
So, ganun. Eh, pag ganito naman, pakaliwa. So, yung left yun. Left, 0. Oops, nakalimutan natin mag-px. Yan. So, top, 0px, left, 0px. Okay. Balik na natin siya sa block. Yan. Ganda. I-dark pa natin kasi medyo maliwanag pa siya. Gawin nating matingkad ang pagka-block niya. 70% ang tapang. Okay. Hindi kita yung mga mukha nila dito. Oh. Kaya ibababa pa natin itong Natchai. Siguro ibaba natin siya ng... Asan ba yung margin top natin dito? H1. Ah, inalis nga pala natin. Kasi kung naalala nyo, yung margin top natin ay 0.67 EM. So, try natin gawing 1 or 2. Yan. Ganda. Or 3. Ah, yes. Yan, meron na tayong website ng Etsy. So, paano naman pagka gusto nating i-click tong Natchai tapos pupunta sa website ng Etsy? Ano bang website ng Etsy? Yun o. Yun o, ganda o. Try natin tong gawin in the future. Oh, ganda. So, gusto ko, pagka-kinlik natin dito, pupunta siya dito. So, paano natin gagawin yun? Dito, lalagyan lang natin siya ng link. Yan. Ano bang ibig sabihin ng A? Anchor. So, napag-aralan na natin yan, di ba? So, maglalagay tayo ng href. So, ang reference nito ay ito. Ipipaste na natin. So, kung mapapansin nyo, naglalagay talaga tayo ng double quote kapag naglalagay tayo ng URL. Itong URL kasi ay diretsyong text lang. So, yun. Dapat talaga meron tayong double quote. So, href equals ito. Yan. So, maglagay tayo ng target equals to underscore blank. So, ano ba itong nilagay ko? Para saan ito? Balik ko saglit, ha. Bakit meron tayong ganito? Kasi pag kinlik ko to, run ko muna, ha. Yan, kita nyo. Pagka naklik ko to, pupunta na kagad siya sa Etsy. Mawawala na itong ginawa natin. Hindi ko pa naman ito nasisave. Pero pag meron tayong ganitong underscore blank, mag-open lang siya ng bagong tab para buksan to. Pero anyway, isave na natin to. Copy ko na muna. Baka mamaya mawalan pa tayo ng gawa. Sayang naman. So, ayan. Nandito lang yan, ha. So, sige. Click na natin to. Not shy. So, ayan. Nag-open siya ng bagong tab. Papunta dun sa Etsy. Kaso, nawala yung ano niya. So, alam na natin na kaya nawawala yung mga ginawa nating CSS ay kasi etong A na to, meron siyang sarili niyang CSS. Kung babalikan natin yung ginawa natin kanina, inspect, tapos asan ba yung CSS na yun?
eto, tong A na to. Makikita nyo dito na meron siya ditong mga ginamit na properties na hindi naman dapat. I mean, hindi na ganun ginagamit. Kagaya nitong text decoration. Bihira na lang yung gumagamit niyan. Etong text decoration underline, naglagay siya ng underline. Hindi naman natin yung nilagay kanina. Pero siya, since meron na siyang default na ganito, nalagay niya. Yung yellow, naalis din yung yellow. Siguro kasi meron siya ditong default na properties. So ano yun? Ano yung default na properties na yun? Yung violet. Etong purple na to. So saan ba dito yung purple na yun? Hanapin natin. Default kasi yan eh. So click nyo to. Try natin i-click to. Itong HOV. Meaning hover. Yan. Click natin yan. Tapos click natin yung visited. Yan. Or click pala natin lahat. Try natin i-click lahat. Para kita na natin. So, ba't kaya nagbabiolet to? Ito siguro yan. Web active link. Ah, hindi eh. Visited kasi ito eh, alam ko eh. So ito yung violet. Okay. So yung violet ay, so explain ko na lang ah, hindi ko kasi makita dito eh. Itong violet ay inilalagay ng default ng CSS kapag na-visit nyo na yung website. For example, maglagay tayo ng isang link na hindi pa natin na-visit. Hindi yun violet, blue yun. So yun yung default naman para sa isang link na hindi pa natin na-visit. For example, ano bang website ng XO? Eto, hindi ko pa ito na-visit. Kita nyo naman, blue. Blue, 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 blue. Pero, pagka Etsy website, may kita nyo purple siya, okay? Kita ba na purple siya? Ayan. Ayan na, purple siya. Kita nyo naman. So, ganun yung mangyayari. For example, i-copy natin yung link nito. Copy link. Ano ba siya? xosmtown.com. Ito nga yung gawa natin ng website next time. So, try natin ang XO. Yan. Run. So, kita nyo blue. Diba? Pag kinlik natin to, dapat pupunta tayo sa XO. Sorry, nakalimutan natin yung HTTP. Meron kasi ito dapat HTTP eh. Pagka nagpupunta tayo sa isang website, halimbawa, facebook.com. Yan, ganyan, facebook.com. Matik na yon na meron siyang HTTPS. Colon, slash, slash, ganyan. Hindi na yun kailangan i-type natin. Facebook.com na lang. Tapos, bahala na si browser na maglagay nun, magdagdag. So, itong XO na kinopya natin, meron kasi ang HTTP. Tapos, ganun. Yung slash, slash, HTTPS, tapos ganyan. So, kulang natin yun kanina. Click na natin. Ba't ganun? Bakit ganun? Dapat HTTP na to. Yun. HTTP lang pala.
So, try natin HTTP. Wala na, na-visit na natin eh. So, na-visit na natin yung XO. Try natin i-copy to. Tapos i-paste. So, yun, kita nyo. HTTP. So, try naman natin to i-copy, kunwari. Yan, HTTPS. Kunwari, ang tinype lang natin, itsy.jype.com. Yun, meron talaga siyang kasamang HTTPS. Pero sa XO, ay HTTP. Okay? Dalawa lang naman yun eh, HTTP or HTTPS. Ang HTTPS meaning secured. Yung HTTP ay hindi pa siya secured. Hindi ko naman sinasabing ano ah, hindi secured tong website na to. Ang sinasabi ko lang ay ayan, baka mag-away-away na yung XO saka Itchy. So yun, basta hindi secured yung website kasi wala siyang S. Try natin yung ano, yung facebook.com. Yan. So meron siyang S. So kahit magbayad kayo dito ng credit cards, secured 'yon. google.com may S. Okay. So okay 'yon. Ano pa? youtube.com. So saan kayo nagbumibili ng mga Shopee? So gumagamit tayo dito ng credit cards at iba pa, shopee.com. Meron siyang S, so secured ang Shopee. Pag nakita niyo yung Shopee na walang H, na HTTP lang, so kabahan na kayo ha. Huwag kayong mag-shop dito pagka walang S. Pero ang Shopee ay may S. Pagka in-enter ko to, babalik pa rin siya dun sa secured niyang website. Yan. Lazada. So, www.lazada.com.ph. Meron din siyang S. So, karamihan naman may S. Basta pag walang H, walang S, ano yan? Medyo magduda na kayo. Hindi ko naman sinasabing magduda kayo sa XO. Ingat lang, baka mamaya gumagamit kayo dito ng may binabayaran ba dito? Para may nagpe-play dito ah. So yun, ganun. So alam nyo na kung ba't violet yan. Alisin na lang natin yung violet niya. So para maalis yung violet niya, gamitin lang natin tong A na to dito. Copy natin yan. Ba't ko ba'y kakopy? Pwede ko na may type. Yan, A. Tapos color. Yellow. Tadang. And then yung underline, alisin natin yung underline. Yun ay text decoration. None. Okay? Pero kung gusto nyo may underline, type nyo lang underline. So, none tayo, none. So, yun. X na natin to. Yan. Ganda. So, try natin i-click ang not shy. Yun lang. Dapat ito. So, yun. Paste natin dito. Ako talaga nagdududa dito. Ba't kaya ayaw nito magano? HTTPS. Hindi siguro ito nagbayad. Oh. Binabayaran kasi yun eh. Para ma-secured. Yun. Not shy. So, yun. Okay na. Yan muna. Marami pa tayong pwedeng i-explore next time. Siguro yung XO naman yung explore natin para yun naman yung gagamitin nating example sa CSS lesson natin next sa Web 13. Abangan natin yon. At huwag nyo kalimutang mag like, okay?
So, thanks sa panonood at pagtsatsaga.